Please subscribe and click the notification bell for more updates. Hi mga kakabsat! Welcome to my vlog! For today's video mga kakabsat, magluluto nga pala ako ng dinakdakan. Specialty ng Ilocanian mga kakabsat. So ayun na nga mga kakabsat, pinakuluan ko na ngayong mascara ng baboy. So pagkatapos kong pinakuluan, nilinisan ko siya at ni-slice ko siya sa mga tamang laki lang para kapag inihaw ko, maganda yung tamang-tama lang at maluto talaga yung laman niya at saka yung ibang parte niya talaga mga kakabsat. So ayan na nga, hindi ko rin siya hinayaang masunog mga kakabsat para hindi siya mapait. Kasi diba may mga part talaga na medyo nasusunog kapag napapabayaan iniihaw. Kaya super binabaliktad ko siya talaga mga kakabsat. So ayun o, tingnan mo, nangitim na siya agad mga kakabsat. So ayan, inayos ko yung uling para hindi masyadong masunog yung iba mga kakabsat. At alam nyo ba na ang mascara ng baboy or yung mukha ng baboy, yung lang tenga, yun yung masarap na gawing dinakdakan mga kakabsat. Oo, dinakdakan kasi specialty yan ng Ilocano. Dapat nga masarap yan kapag meron pang yung utak ng baboy, instead na mayonnaise ang ilagay natin, utak ng baboy sana. Kaso wala na akong mabili kanina. So yun, mayonnaise na lang ang ginamit ko mga kakabsat. Pero utak talaga ng baboy ang authentic na ginagamit para dyan sa dinakdakan mga kakabsat. So ayun na mga kakabsat, mag-iihaw muna ako mamaya ulit para sa ating pag-i-slice at kung ano nga ba yung mga ingredients ng ating dinakdakan for today's video. Sige mga kakabsat, iihaw muna!
At sa wakas nga mga kakabsat, tapos na akong mag ihaw. So nagsimula na ako mag-slice dyan mga kakabsat. Sa pag-slice pala ng dinakdakan mga kakabsat, dapat pahaba. Hindi siya pa cubes, hindi siya parang sisig. Pahaba siya mga kakabsat. Siguro ang haba niya is nasa 1.5 inches mga kakabsat. At medyo manipis. Hindi rin siya masyadong, hindi makapal, hindi rin siya masyadong manipis. Yung katamtaman lang para siyang perfect bite, kumbaga. Ito nga palang mga sangkap niya mga kakabsat. Para sa 1 kilo ng maskara ng baboy mga kakabsat, kasi 1 kilo yung aking gagawing dinakdakan tsaan. Gumamit ako ng 1 large na white onion. Tapos 5 pieces na green chili o sili na nga lang. Tapos 2 piraso din ng red chili. Tapos calamansi juice mga kakabsat. Siguro yung mga around 8 to 12 pieces ng calamansi juice ang ginamit. Ang nakalamansi ang ginamit ko dyan mga kakabsat. Tapos mayonnaise. Instead na utak sana ng baboy mga kakabsat, since wala na akong nabili, mayonnaise na lang ang gagamitin ko. Tapos ground black pepper, salt and sugar to taste, at magdadagdag din ako ng konting vinegar. Bakit ako maglalagay ng vinegar ng suka? Para ma-preserve natin siya mga kakabsat, hindi siya madaling mapanis kasi may sibuyas siya. Bukod sa calamansi kasi, mas concentrated kasi talaga yung suka para sa preservation niya mga kakabsat. So yun mga kakabsat, hiniwa-hiwa ko lang dyan at mamaya-maya konti, papakita ko kung paano yung pamamaraan ko. Siyempre hindi ko sasabihin tamang way, pero ito yung pamamaraan ko kung paano ko siya sisimulang paghalu-haluin ang aking dinakdakan mga kakabsat. Feeling ko ito yung better way para for me para paghalu-haluin yung aking mga ingredients mga sangkap mga kakabsat. So mamaya ulit mga kakabsat, bye bye.
At ayan na nga mga kakabsat, natapos na ako mag-slice ng sibuyas, natapos na mag-slice ng sili, magpiga ng kalamansi, maghahalo-halo na tayo mga kakabsat. So ilalagay na natin sa stainless na lagayan ang ating na-slice na mascara ng baboy. Ayan. Ang susunod dyan mga kakabsat, ilalagay ko na ang calamansi juice. Sasalain ko lang yung buto niya para hindi na masama yung buto niya kasi mapait ang buto ng calamansi kapag ano, kapag nakagat. Ayan, haluin ko muna siya mga kakabsat. So ayun nga, tumayo nga ako dyan kasi naisipan ko nga pala na wala pa akong, ano ba yung ginawa ko dyan kanina? Wala pa akong salt and sugar. So kinuha ko muna yung salt and sugar dyan mga kakabsat sa loob. Kaya si Ace muna ang bantay. Ace, saan ka pupunta? Bantayan mo yung ating ano, pang dinakdakan mamaya. May maka ano dyan. Saan na ba si Ace? O, ayan na siya. So, si Ace muna ang bantay. Ayan, nandiyan na nga pala ako. So, kumuha ako ng suka mga kakabsat. At saka asin at saka asukal. So, ayun mga kakabsat, naglagay na ako ng konting suka. Para lang, ano, may ma-preserve lang talaga siya. Hindi siya madaling mapanis mga kakabsat. Kasi may sibuyas kasi ito. So, maglalagay na rin ako dyan ng sugar. Tapos asin mga kakabsat. Yung saktong-sakto lang, hahalu-haluin ko muna yan para mag-incorporate talaga yung lasa. Haluin lang, haluin mo lang ng haluin mga kapagsa, tapos bigit mo yung poly pa, bigit mo yung poly. So, sakto na yung lasa. Pagkatapos ng mga kapagsa, maglalagay na rin ako na pinatay ko pala yung electric pan para hindi kumangin sa atin yung ano, ground black pepper. Hindi ko syadong maraming black pepper kasi meron lang sa ano lang pangdagdag panlasa na. Pero abang kung nakapag sa tiyan, titikman ko pala sa oil. So super chicken na talaga ako dyan. Pagkatapos nang nahalo ko na ang sibuyas, sili, at mga sili. Pagkatapos, hahaluin ko lang din ulit siya. Para yung lasa ng sibuyas, sili, ay may sumama na sa ating mascara ng baboy. Pagkatapos ng mga kapagsat, sa tapo lang ilalagay yun. Pag nahalo-halo ko na ng maigit, natikman ko na naman ulit. Super chicken na talaga ako siya. Ako na talaga. Pira pa pala akong sabaw ng calamansi sa dinagdag ko lang. Tapos ilalagay ko na ang mayonnaise. Hindi ako din naglalagay ng more mayonnaise. Hindi kasi masyadong masarap kapag masyadong marami ng mayonnaise. Ewan ko ba, pero yung sakto lang, yung saktong mahaluan lang niya yung ano, yung aking dinakdakan. Kasi medyo may matamis yung mayonnaise at saka madaling mapanis kapag maraming mayonnaise mga kakabsat. Kaya dapat yung sakto lang. Yan, hinalo ko lang ng hinalo mga kabsat. So, ayun na nga. Okay na yan. At saktong-sakto na rin yung aking sugar at saka asin dyan mga kabsat. Oh, wow! Ang sarap. So, haluin mo lang siya ng maigi mga kabsat para
sumama or mag-incorporate lahat ng ano ingredients. Ayan. So tinikman ko na perfect bite na yun, may skillet, may mayonnaise at tiblahan na siya talaga ng bonggang-bongga. Anong lasa? Ayan, okay na daw. So ayun na mga kakabsat, ito muna ang aking vlog for today, ang aking very own tinakdakan na specialty ng mga Ilocanong kagaya ko. At magpiplating na ako dyan mga kakabsat. Okay, see ya! Thank you for watching again mga kakabsat. Bye-bye!